Hi guys, I'm Ma'am Daisy, your science teacher. Ang lesson natin ngayon ay tungkol sa limiting reactants and the amount of products formed. Para sa lesson na ito, mas maganda kung may nakanda ka ng calculator at periodic table of elements para makapag-compute ka din. Para malaman natin o makalculate natin ang limiting reactants and the amount of products formed, gagamitin natin ang mole and mass relationships between reactants and or products in our calculations. And this is what we call stoichiometry. Ang mga ratios na ito ay nakabase sa stoichiometric coefficients, kaya dapat ang reaction na gagamitin natin ay balance. Start tayo in finding the limiting reagent. What is a limiting reagent? Limiting reagent is the substance that is completely used up in a chemical reaction. For example, what is the limiting reagent if we start with 2.80 grams of aluminum and 4.25 grams of chlorine? Here is the equation. Check muna natin if the reaction is balanced. Kung balanced, pwede na tayong mag-proceed. Ang first step ay i-convert muna ang amounts in grams to moles. Then, sulat lang ang moles of aluminum is equal to the given 2.80 grams of aluminum, multiply this to the molar mass of aluminum. The molar mass of an element is simply the atomic mass in grams per mole. So, you can just simply get that from the periodic table of elements. The moles of aluminum is equal to 0.104 moles of aluminum. So, dun sa pangalawa naman, yung grams of chlorine, convert naman natin into moles, which is equal to 4.25 grams of chlorine, and then multiply this to the molar mass of chlorine, tingnan natin yung atomic mass, times 2 dahil meron tayong 2 atoms of chlorine, so equal to 70.90 grams per mole. Ang ibig sabihin nito, for every mole of chlorine gas, meron tayong 70.90 grams. Okay, so just write the molar mass and then multiply and you will get the answer, which is equal to 0.0599 moles of chlorine gas or 5.99 times 10 negative 2 moles of chlorine gas. Balikan natin yung ginawa natin kanina. So, we were able to get the molar mass and it is calculated by multiplying its relative atomic mass by the molar mass constant equal to 1 gram per mole. The molar mass constant can be used to convert mass to moles by multiplying a given mass by the molar mass. The amount of moles of the substance can be calculated. After nating ma-convert ang mga given natin na mass in moles, pwede na tayong magsimula na mag-compute. Naisulat ko dito sa bandang taas ang moles of aluminum at ang moles of chlorine gas. Ang method 1 na gagamitin natin ay computing ang actual ratio, which is moles of aluminum over moles of chlorine gas is equal to 0.104 moles of aluminum over 0.0599 moles of chlorine. Ang ating sagot ay 1.74 moles of aluminum over 1 mole of chlorine gas. Ang stoichiometric ratio naman ay galing sa balanced chemical equation. So, there are 2 moles of aluminum divided by 3 moles of chlorine gas. Ang answer natin ay 0.67 moles of aluminum over 1 mole of chlorine gas. So, compare lang natin ang ating answer. We got for the actual ratio 1.74 and for the stoichiometric ratio, we have 0.67 moles of aluminum. So, kung mapapansin natin, the actual ratio is greater than our stoichiometric ratio. Anong ibig sabihin nito? Meron tayong maraming aluminum na pwedeng mag-react sa bawat mole ng chlorine gas. Therefore, ang excess reagent ay ang aluminum at ang limiting reagent naman ay ang chlorine gas. Sa method 2 naman, you can choose any of the reactants. In our example, pwede mong piliin ang aluminum or pwede din naman ang chlorine. Kahit anong napili mo, we'll pretend that it is the limiting reagent. Then let's calculate the moles of the other reagent need based on the moles of our pretend limiting reagent. So sa example natin, kunyari aluminum,
ang limiting reagent, calculate natin ang required amount of chlorine gas. So, andito ang computation. Sa computation natin, ang kailangan natin na Cl2 ay 0.156 moles of Cl2 kung aluminum ang ating limiting reagent. Pero, sa example natin, ang number of moles ng Cl2 ay 0.0599 moles lang, which is less than 0.156 yung na-compute natin. So, ang ibig sabihin nito, mauubos na ang chlorine bago pa mag-fully react sa aluminum. Kaya, ang limiting reagent ay ang chlorine o ang Cl2. Gamitin natin ang balanced chemical equation para sa method 3. 1 mole of a reaction is when the number of moles given by the coefficients in your balanced equation react. Let us give an example. 1 mole of a reaction is when 2 moles of aluminum react with 3 moles of chlorine gas to produce 2 moles of aluminum chloride. Gamitin natin yan para mag-set up ng ratios. Ang answer natin sa una, para sa moles of aluminum, is equal to 0.052 mole reaction, and dun sa pangalawa, 0.0599 moles of chlorine, ang sagot natin ay 0.02 mole reaction. So, ang tanong, which has less number of moles? So, you just compare, and the answer is chlorine gas, and so this is the limiting reactant or limiting reagent. Kapag alam na natin kung alin ang limiting reagent, pwede na natin i-compute ang theoretical yield. What is the theoretical yield of aluminum chloride that the reaction can produce when we start with 4.25 grams of Cl2? Sa computation natin kanina, alam na natin na Cl2 ang limiting reagent, plus ilalagay natin ang stoichiometric ratios from our balanced reaction para makalculate ang theoretical yield. Pero, ang theoretical yield ay dapat, ang unit natin dito ay mass. So, convert the number of moles of aluminum chloride to grams using the molar mass. Theoretical yield na na-compute natin kanina ay ang maximum amount of product you would expect from a reaction based on the limiting reagent. Pero, mga chemist ay hindi nakakakuha ng maximum yield for many reasons. Ang tinutukoy natin ay ang mga reactions na nagaganap in the laboratory. Sa karamihan ay ang product is always less than the theoretical yield. Ang actual product is what we call the actual yield. So, para mag-compute natin ang percent yield, narito ang ating formula. For example, computing natin ang percent yield kung meron tayong decomposition of magnesium carbonate forms 15 grams of magnesium oxide in an experiment, and theoretical yield is known to be 19 grams. What is the percent yield of magnesium oxide? Ang sagot ay 79%. Narito ang computation ng selected learning task na what's more. Sana ay may natutunan kayo sa lesson natin ngayon. Please subscribe to my channel. Bye-bye!